Ayun, okay na yung mic. Sakit ng kalaban, anti-AAP, tri-spike, tsaka terminator. Tapos ang frontline niya, naka-aqua stock. Kaya tingnan natin kung malaro natin ito na maayos. Pass lang tayo first turn. Siya unang pumalo. So, meron na lang siyang 4 cards for energy. Yan, banat na muna tayo. Kasi hindi pa naman niya mag-tri-spike malamang. Nakaw tayo konti. Tapos konting sapak. Yun, nanakawan niya tayo. Ay, lumabas na yung unang aqua stock niya. So malamang pwedeng may isa na lang siya. So this turn, pwedeng 50-50 na mag-aqua stock ulit siya. Tignan natin. Kaso may tri-spike. Kapag nag-shield tayo ng plant natin, baka mag-tri-spike siya, pumasok sa mga backline natin. Problema, pag ganito, hindi rin abot. Hindi abot, hindi natin makapatay yung plant niya. So, hindi pa tayo pwede mag-combo. Hindi rin naman natin pwede papasukin yung tri-spike niya, kaya hindi tayo pwede mag-shield. Pass na lang tayo. Ayun, lumabas yung pangalawang aquas attack niya. Hindi rin niya tayo na nakaawan. Ngayon, mag-start tayo ng plant card. Kompleto na yung combo natin. Ngayon na lang kung paano natin ito gagawin. Kasi malamang mamamatay na yung plant natin this turn. So, kailangan natin mabigay natin yung damage natin ng maayos. Pwedeng ganito. Ayan. Kahit mag-overkill man tayo, walang problema. Kasi ang last hit natin is yung risky fish natin. May buff yun. Kaya pwede na siguro to. Pum, hindi siya tumira. Pum. Patay ito. Nag-iipon siguro siya ng energy para sa mga terminator niya at sa price spike niya. Kailangan kasi niya ng maraming energy lalo na sa 1v1. Hindi natin nagamit yung shuriken pero okay lang. Kasi nakuha natin yung buff para dito sa mga reptile na to, meron tayong plus damage niyan. So, tanong, paano natin papatayin tong una? Mountain beats ah. Mukhang bitin to. Combo natin ngayon na ganyan. Ang iniwasan kasi natin, itong tri-spike. Kapag nag-combo siya niyan, papatayin niya tayo. Huwag na lang yata para si plant na lang ang combohin niya kesa mabitin tayo ng damage dahil nga meron siyang 7 energy ngayon. Ayan. Boom. Kinombo all in. Ang laki ng shield niya. Kung binanata natin yan, di natin mapapatay yun. Ginamit niya lahat. 4 plus 2. 7. Energy niya naging 6 na lang. Nako. Paano to? Meron siyang 3 energy, patay na natin to. This turn, kaya na natin to. Kasi nag-all in na siya kanina. It's either ibibigay niya yan, or kaya naman natin patayin yan ng diretsyo. Ang tanong na lang kung paano yung best way. Kay Koy natin, ito. Makakapasok na yan. Itong lalagyan natin ng malaking cards, madaming cards, kasi kailangan natin yung max na pwede niyang maging shield. Dahil aasa tayong mabubuhay pa tayo. Ayan. Speed buff. Damage. Pangtanggal ng stun. Kasi makukuha pa rin natin yung effect nyan. Ayan. Buff. Heavy damage. Boom. Patay. Ayan. Nag-3 card siya. Buhay tayo dyan. Boom. Boom. Buhay pa tayo. Very good. Yun nga lang, walang cards na lumabas yung Nemo natin. Mamamatay siya ng walang kalaban-laban. Pero okay lang. Pasampal natin yan bago mamatay. Goodbye slap. Bigay natin to. Oh. Boom. Iuwan card niya rin tayo. Which is, yan ang pinakamalakas na damage niya. Kung nag-sticky gulang siya dun, or yung free to cast niya, hindi niya tayo mapatay. Mag-ulalastan tayo dyan. Kasi 40 lang yung damage niyan. And pag pinalo niya sa aqua yon,
ano lang yun, 36 lang damage nun. So ito yung clutch play natin na gagawin ngayon, Pikit Mata Gaming to. Magsisingle card tayo dahil aasa tayo na mabubuhay tayo sa dalawang small cards. Ayan na nga, dalawang small cards tapos dalawang damage. Paano natin nalaman yun? Kasi last turn gumamit na siya ng heavy damage niya, yung allergic reaction. So ayan, buhay tayo, kaso stun tayo. So dalawang stun ang lalaruin natin ngayon, pangtanggal ng unang stun and pangkuha ng ano niya, sticky goo. So ayan, pwede yan. Or mag ano na lang tayo, mag heavy shield tayo kasi baka bumalik na yung allergic reaction niya. Para makuha natin yun, kailangan natin gamitin lahat ng 30 shield natin. So gagamitin natin to, 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 yan. Para yung gitna natin, yun yung may buff. Para kahit na mag-miss tayo, magpapatong yung buff sa next attack natin. Ayan. Tanggal stun. Buff. Buff. Wala siyang sticky goo ah. Hindi siya nag-sticky goo. Pumasok lahat ng damage natin. Uy, nice. Ayan. Ayan, buhay tayo. So this turn, kaya naman tayo nag-clutch play kanina kasi alam natin this turn meron ulit tayong 4 cards. Laban sa kanya na meron siyang 3 cards ang pwede niyang ibato ngayon, kaya yan. This turn sure na meron na siyang sticky goo. So para may laro natin yung sticky goo niya, banat muna tayo ng, kailangan makuha natin yun eh. Mag-buff-buff muna tayo. So, ang ipapakain natin is yung shuriken natin na isa. Buff. Basag. Ayan. Buff up tayo. Miss. Ayun na. GG. Naka-buff pa yun. Kaya may utang siyang malaki. Solid nun. Anti-aqua yun eh. Kaya medyo mahirap. GG.